Hi mga Lods! Ako nga pala si Meng, ang narrator ng anime Virals PH. Ang writer ng kwentong ito ay si Seki Zeg. Shoutout nga pala sa iyo, Idol! Ang pamagat ng kwentong ito ay The Genius Basketball Man. At sana magustuhan nyo ito mga Lods. Huwag nyo na din kalimutan i-like at comment ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa akin at sa channel mga Lods. At kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka, comment, like and share para updated ka sa susunod na uploads. Ano pang hinihintay natin mga Lods? Pasok! Intro! Hi mga Lods, eto pala ang chapter 43 ng The Genius Basketball Man. Manhid ka Floramine, andito ako pero hindi mo ako makita. Sa tuwing kailangan mo ako o kahit busy ako, nagpupunta agad ako para sa'yo. Sa tuwing may problema ka, andyan ako para sa'yo. Pero kapag kailangan kita, wala ka sa tabi ko. Ano bang meron kay Sakuragi na wala ako? Umiiyak na sabi ni Eji. Patay, nagtatapat na ata ito eh. Bulong naman ni Mitsui. Paglasing, nasasabi mo talaga ang lahat no? Bidyuhan na natin. Natatuwang sabi ni Sendo. Ano bang sinasabi mo Eji? Tanong naman ni Floramay. Gusto kita. Mahal kita. Pwede bang akin ka na lang? Yan ang gusto kong sabihin sa'yo. Manhid ka. Bakit ba di mo ako mapansin? Ang tagal kong inang hinihintay na mahalin mo rin ako. Floramay, ano bang kulang sa akin? Nakayo kong sabi ni Eji. Sorry Eji, pero hindi kita kayang mahalin. Kasi may mahal akong iba. Naiiyak na sabi ni Floramay. Dahil ba kay Sakuragi? Kaya ko naman maging gunggong tulad niya. Kaya ko rin magpatawa tulad niya. Kayang ko rin maghupad sa harap mo tulad din niya. Ano pa bang gusto mo? Lahat kaya kong gawin para sa iyo Floramay. Napapagod na ako. Huwag kang mag-alala. Once na mapagod ng husto tong puso ko, hindi na kita hahabulin pa. Siguro nga tama na tong kalokohan ko. Pagod na akong humabol sa taong di naman ako kayang mahalin. Umiiyak at lumabas si Eji. Kawawa naman si Eji. Naawang sabi ni Ayako. Oo nga, may taong deserve para sa kanya. Yung mamahalin talaga siya. Sagot naman ni Sasaki. Masaya ka na ba? Sana nga, di na lang ikaw ang nagustuhan ni Eji. Di kayo bagay. Inis na sabi ni Rukawa kay Floramay at lumabas kasama si Sendo. Hindi kami magka-team ni Eji, pero nararamdaman ko na nasasaktan siya dahil sa iyo. Sana lang huwag mong idamay si Sakuragi at si Aishel. Dahil kapag nalaman namin na may ginawa ka, kahit kipinsan ka pa ni Haruko, di ako magdadalawang isip na magalit sa'yo. Paliwanag ni Maki at iniwan si Floramay. Hindi lahat katulad ni Eji. Siguro nga deserve niyang magmahal ng iba. Mahinang sabi ni Pukatsu kay Floramay at iniwan din siya. Wala akong alam Floramay. Pero sana pinahalagan mo ang nararamdaman ni Eji. Ngiting sabi ni Moroboshi at iniwan si Floramay. Tae, nag-walk out. Makaalis na nga. Natatuwang sabi ni Mitsui at iniwan na naman si Floramay.
Walang nagawa si Flora may kundi umiyak. Dahil umalis na si Sakuragi. Wala siyang naging kakampi kahit si Haruko na pinsan niya. Na iniwan din siya. Hindi nang umiyak. Iting sabi naman ni Pojima. Reto natin siya kay Dalia. Natatuwang sabi ni Mitsui. Sinong Dalia? Tanong naman ni Moroboshi. Kapatid ni Pojima. Sagot naman ni Hanagata. May kapatid ka pala? Bakit di ko ata nakikita na may kasama kang babae? Maliban sa girlfriend mo. Tanong naman ni Moroboshi. Hindi naman kasi nanonood yun. Madalang lang. Ngiting sabi ni Pojima. Talaga? May picture ka ba? Tanong naman ni Moroboshi. Bakit curious ka? Ikaw Moroboshi ah. Mukhang may balak ka. Natatuwang sabi ni Ryota. Sabi niyo reto natin siyang kay Eji. Kikilatisin ko muna bago ko ireto sa kanya. Ngiting sabi ni Moroboshi. Sus, kunwari pang irereto. Pero ang totoo, liligawan na niya yan. Natatuwang sabi ni Sendo. Ayoko nang magmahal. Gusto ko nang mamatay. Sigaw naman ni Eji. Oh, eto kutsilyo. Pakamatay ka na. Seryosong sabi ni Rukawa. At binigyan ng kutsilyo si Eji. Loko-loko ka talaga Rukawa. Alam mong lasing yan mamaya magpakamatay nga yan. Sagot naman ni Maki at kinuha ang kutsilyo. Bakit may kutsilyo ka Rukawa? Tanong naman ni Sendo. Alam ko kasing sasabihin ni Eji yan. Kaya kinuha ko. Pagod na ako sa mga dramen na ito. Inis na sabi ni Rukawa. Nasaan si Sakuragi? Tanong naman ni Kyota. Nauna nang umalis dahil bad mood. Ngiting sabi ni Fujima. Pagod na ako. Alam nyo, kahit tagmumukha akong tanga, kakasunod kay Florami ayos lang kasi mahal ko siya. Pero may hangganan pala ang lahat. Lalo na nang makita ko silang Sakuragi. Gusto kong saktan si Sakuragi, pero hindi ko magawa. Dahil alam kong mahal siya ni Florami. Tinitiis ko ang lahat. Kasi mahal ko siya, pero di ko na kaya. Umiiyak na sabi ni Eji. Tama na, hahanapan ka namin na mas maganda pa kay Florami. Seryosong sabi ni Fukatsu. Huwag kang magalit kay Sakuragi dahil si Aisha lang gusto ni Sakuragi. Hindi niya gusto si Florami. Sagot naman ni Maki. Nung una, gusto ko si Aisha. Pero nung nalaman ko na gusto ni Aisha si Sakuragi, di ko na siya ninagawan. Lalo na nung malaman ko na gusto rin ni Sakuragi si Aisha. Hindi ko tataluhin ang kaibigan ko dahil lang sa babae. Isa pa, nagagandahan rin ako kay Florami. Pero nung nalaman ko na gusto ni Eji, di ko na siya niligawan kasi alam kong mas bagay sila ni Eji. Paliwanag naman ni Mitsui. Salamat Mitsui. Huwag kayong mag-alala. Di ako galit kay Sakuragi. Pupunta na lang ako ng Amerika para makalimutan siya. Hanggang nakikita ko si Florami, di ko siya magawang kalimutan. Sagot naman ni Eji. Hindi naman solusyon ang pagpunta sa Amerika para lang makalimot. May ipapakita ako sa iyo. At sigurado akong magugustuhan mo siya. Di ba Maki? Ngiting sabi ni Pojima. Sino? Tanong naman ni Eji. Malalaman mo rin ngayon. Ayusin mo sarili mo. Tutulungan ka namin makalimot. Ngiting sabi ni Maki. Paano naman si Aishel? Pwede bang tulungan niyo din kami? Bungad naman ni Satomi. Ano bang problema ni Aishel? Tanong naman ni Maki.
Kasi naisip namin na malungkot si Aishel. Sigurado ko may sinabi si Flora May dun. Sagot naman ni Sasaki. Oo nga, please. Kawawa naman si Aishel eh. Nahihiyang sabi ni Nikay. Alam nyo, palagay ko si Sakuragi ang maiipit sa huli. Palagay ko lang dahil sa dalawang babae, kailangan may magpaparaya sa isa sa kanila ni Aishel o si Flora May. Paliwanag naman ni Pukatsu. Dapat si Flora May ang magparaya. Di naman siya gusto ni Sakuragi. Tsaka pangit kayang ugali niya. Inis na sabi ni Satomi. Bungangamuhan. Mahinang sabi ni Maki. Totoo naman ang sinabi ni Satomi. Hindi siya gusto ni Sakuragi. Sagot naman ni Rukawa. Ayokong masaktan si Flora May. Nakayokong sabi ni Eji. Pero nasasaktan ka dahil sa kanya. Isipin mo, gusto ni Flora May si Sakuragi. Samantalang ikaw, nagdudusa. Tapos si Sakuragi, ang gusto ay si Aishel. Si Flora May naman ang magdudusa. Kung gusto lang sana ni Flora May si Eji, walang magiging problema. Kaso hindi eh. Best friend lang talaga ang tingin niya sa'yo. Paliwanag naman ni Pukatsu. At dito nagtatapos ang chapter 43 ng The Genius Basketball Man. Magsa-shoutout muna tayo mga lods. Shoutout Yusuki. Shoutout Davin TV. Shoutout Glenn Encelada. Shoutout JLMC. Shoutout Kent Ryan Obeya. Shoutout Cute Lang Ayosuya. Shoutout Jetski Kabigas. Shoutout Jonathan Yu. Shoutout JR Sigon. Shoutout Erika Alde. Shoutout Boyet Lubid. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa susunod na uploads. Sige mga lods, salamat sa panonood nyo. Peace out! Bye!